Uy! Ano ba? Anong problema? Nene, wala to. Eh, wala pala eh. Bakit papasok ka palang? Itsura mo parang pauwi ka na. Masakit lang katawan ko. Parang siguro dahil buong maghapon, nakaupo ako kahapon. Ang hina niyo naman, Tay. Ako kahit maghapon nakaupo, hindi sumasakit yung katawan ko. Malamang, eh, upo kasi ni tatay ang kaharap trabaho. Eh, so'y pagkain eh. Hindi ka talaga sasakit katawan mo. Hindi nga sasakit, lalaki naman. Nay, oh, sa tatay! Kayo talaga! Aray! Ano bang problema sa malaking katawan? Wala! Ito ang masakit na nga katawan ko. Sinasaktan mo pa ako. Ikaw eh! Ay, sir, alam niyo kung masakit yung katawan niyo? Magpamasahe kayo. May kakilala akong masahista. Ha, talaga? Opo, sir. Tsaka ano yan, bilang magaling yun, guwapo at borta pa. Ano, sir, te-text ko na? Hindi naman masahe, kailangan ko. Kailangan ko pahinga. Sige po, sir. Pero te-text ko na din. Bakit? Wala naman po, mag-high lang ako. Ay, sabi mo, pahinga ang kailangan mo. Eh, magpahinga ka, huwag ka nalang pumasok. Hindi pwede, dami yung gagawin sa opisina. Ayan ka na naman, todo-todo ka sa trabaho mo, tapos uuwi ka, magre-reklamo, masakit ang katawan mo. Ngayon, magpapahinga din naman ako. Itong weekend, buong Sabado at Linggo, wala akong gagawin, magpapahinga lang ako. Ay, sir, gusto niyo po langis pang patanggal ng sakit ng katawan? Ito po yung ginagamit ng lola ko pang masaya sa probinsya. Talaga? Effective ba yan? Opo, lola ko nga po, patay na eh. Ito, buhay pa. Amin niya, sir. Mabango to, sir! Ay, okay na, di na, okay na. Pag-system tayo. We'll do three. Oh, excuse me, mga darling. Parang ang saya mo, ha? Uy! Ay, ako ba? Sorry, hindi kita nadinig. Bakit naman? Eh, papaano naman kasi hanggang ngayon, parang nadidinig ko pa yung mga awit, yung mga musika ng pag-ibig, yung mga huni ng ibon, at saka yung mga awit ng mga bulaklak. Ang sabihin mo, may jowa ka na naman. Nakita ko nga kayo kanina dun sa lobby eh, may kissing and hugging na nagaganap. At eto pa ha, may allowance pa si Mayora. Galante, nakita ko, binigyan mo ng 2-5, tapos meron pa siyang... Alam mo, ikaw, panira ka talaga eh. Mag-moment ako dito. Hey Vincent ha, ikaw jowa-jowa ka na naman ha. Tapos mapapabayaan mo na naman yung mga trabaho mo. Tapos maubusan ka na naman ng pera. Tapos yung sarili mo, hindi mo na naman aalagaan. Tapos ka na. Oh. Eh, kasi naman ikaw eh. Masyado ka nagdidikit dito kay Tere. Kaya nahahawa ka ng pagka-etosera nito. Teka, nasa si Bakla? Ay, may nag-aalap sa akin. I'm here. Yes? Ano nangyari sa'yo? Bakit? What's wrong? Maganda naman, di ba? Maganda. Sexy nga, oh. Bagay na bagay sa kanya yung damit. Thank you. See, I told you. Bagay. Eh, talagang bagay kang budbura ng asukal. Mukha kang suman dyan sa suot mo. Grabe siya, oh. Grabe. Nagsasabi lang ako ng totoo, bakla. Bakit naman kasi ikaw nagpupumilit ka magsuot ng medium kung talagang XL ka na? Hoy! Sumusobra ka na, ha? Ano gusto mo sabihin? Ang taba ako? No, hindi yon. Ang ibig kong sabihin, masyadong masikip, masyadong maliit siyang suot mo. Saan mo ba binili yan? Ay, excuse me, regalo sa akin ni Tommy to. Valentine's eh, syempre. Mahal kaya to? Mahal? Eh, 250 lang ang beda ko kay Man Tommy niyan eh. Tinawa na pa ako ng 150, kaya binigay ko na lang ng 200. Ah, 200 pala. Eh, bakit sabi mo sa akin 5,000? Kasi ano yun? 3,000 pesos yung worth ng wrapper, tapos 1,800 yung ribbon. Ang mahal. Kaya 5,000? Oo. Eh, 5,000 sapak gusto mo? Pwede rin palang sleeveless, oh! Sorry. Pinsan tayo bibili ng pagkain. Pakakain lang natin sa meeting, pagkain na naman. Hindi, kawawa naman si Janice. Di pa nananghalian yon. Ginamit pa asawa mo, ha? Sige na nga. Tayo.
mga sir. Pasok po kayo. Presyong divisorya po yung TV namin. Pero pang international po yung quality. Okay ka. Presyong divisorya. Dapat may sayaw yan. Ay, alam ko yan. Pasok na nga, Suki. Presyong divisorya. 10-10, 20-20, 30, at iba pa. Sa'yo. Hey, sir, good morning po. Pasensya na po kayo, sir. Di po kasi ako marunong sumayo eh. Pero kung entertainment lang po yung hanap niyo, sir, may i-offer po ako sa inyo, sir. 75-inch Ultra HD Smart TV namin, sir. Sir, bestseller po namin yan. Panalong-panalo kayo sa panonood niyan. Ganda. Kani ganito? Presyong divisorya po. 240,000. 240,000? Ano yan, may libreng kotse? sir, kasi may bagong modular technology siya. So, para po kayong nanonood na sa bahay niyo na sa sinihan. And bukod dun, sir, 2 years warranty pa and free next day installation. Pero yung kulay, ang ganda, oh. Oo nga. Tama-tama ito, wala akong gagawin ngayong weekend. Magmo-movie marathon ako. Gusto mo ba? Bili mo na. Opo, sir. Bilhin nyo na. Limited stock lang yan. Baka maunahan pa kayo ng iba. Oh, baka nga. Eh, maraming tao meron 240,000. Unahan mo na sila, please. Bilhin mo na yan. Hindi, baka magalit asawa ko. Sige. Never mind. Thank you na lang, ha? Teka. Hindi mo bibilhin? Eh, sinayang mo lang oras natin dito. Hindi ka pala bibili. Hindi, syempre. Iniisip ko lang si Elsa. Iniisip mo si Elsa? Pero ikaw, hindi mo iniisip sarili mo. Oo nga. Tama ka. Tapos isipin mo rin ako. Pati ikaw. Nagugutom ako eh. Alam naman puro ikaw iniisip mo. Isipin mo iba, Pits. Wala, kain tayo. Ay, sige po, sir. Tingnan kita. Gayaan mo ako. Pasok mo nga, Sophie. Bakas yung business. Sorry. Sige po. Uy, pati ka bang kumain? Eh, inintay ko kasi si Patrick eh. Sabi niya kasi dadala niya ako ng pagkain. Hmm. Wala pa siya eh. Gusto mo sa'yo na lang to. Ang baon ko, ikaw na kumain. Naku, hindi na okay yan. Salamat. Parating na yun. Wala din naman akong gana kumain eh. Kasi naman, muting na nga. Taba-taba ako. Hindi naman. Ano ka ba? Huwag ka nga nagpapaniwala doon kay Vincent. Eh, Chusera yun. Eh, speaking of, asan kaya si Bakla? Diba? Wala pa siya. Hello, ladies. Hello po. Enrique. Ay, bakla! Kumain ka na ba? Oh, wait. Yan ba ang ulam mo ngayon? Ano ka ba? Sira ka talaga. Boyfriend ko yan. Si Dylan. And yes, nag-lunch na ako. Bibili na natin yung pinapromise mong shoes. Oh, paano? Alam nyo na, dinala ko na naman dito yan para makilala nyo si Dylan. Pero kailangan na namin makalis. It's time for dessert. Ani? Ibang klase ito si bakla, no? Pag may boylet, wala na. Yung buhay niya nandun na lang sa lalaki. Alam mo na eh, doon naman siya masaya eh. Ikaw ba, masaya ka ba sa pagda-diet mo? Eh kasi, Janice, kailangan kong pumayat eh. Magsa-summer na kaya, tignan mo nga yung katawan ko. Eh kung itry mo kaya yung nauusong diet ngayon, bagay yun sa'yo. Anong diet? Yung keto diet. Keto diet? Ano yun? Ang ketogenic diet is a high-fat type of diet and it's very low-carbohydrates, no? Ang usual kasi na recommendation natin ng division ng macronutrients, yung carbohydrates, protein, and fat, ang carbohydrates dapat nasa mga around 45-65%. Pero sa ketogenic, it's only 5% or even less. So most of what you eat talaga are from fat. Ketogenic diet kasi was really developed for epilepsy, to treat epilepsy. Kaso lang, ngayon, nagiging fad diet na siya kasi ginagamit na rin siya for weight loss. Beneficial siya for those who are undergoing chemotherapy or yung mga cancer patients kasi meron siyang protective properties for healthy cells. Siguro mga
dalawang taon na dito sa Pilipinas na talagang nag-boom siya. So all fats pwede nilang kainin, no? Whether plant-based or pag sinabi natin plant-based, nandiyan yung avocado, nuts. Pag sinabi naman nating animal-based, syempre lahat na yon. Yung iba bacon yung kinakain, yung iba bulalo. But depende talaga yan sa kung ano yung preference ng nagki-ketogenic diet. Ayun, I did keto last year for the fashion show and para na rin dun sa nagburakay ako. Nung tinry ko yung keto, 1 week lang nag-lose ako ng 14 pounds. Hindi ka nagugutom agad and hindi ka nakikrave ng mga favorite mong pagkain and hindi ka rin mapapagod agad kasi you're using your fats, kumbaga yun yung source of energy mo, yung fats. Kung natatakot kayo na kumain ng fats, ganyan, hindi, mali yun. Kumbaga, ang sa atin kasi, ang source of energy natin is carbs. So, ibig sabihin na yun lang yung ginagamit natin, ayun lang yung nababurn natin. And kahit na wala kang ginagawa, hindi ka nag-workout, nakakapagbawas ka pa rin ng timbang. Kaya ko kaya yun? Oo naman! Tapos, pwede kang bumili ng diet plan. Yung tipong nakahanda na yung pagkain mo, i-deliver na lang sa'yo, breakfast, lunch, dinner, ganun. Saan naman ako bibili nun? Eh di sa akin! Ay! Hanip ka talaga, Tireno. Pati diet plan din, binibenta mo na. O, hindi lang diet plan, ha. May educational plan, may investment plan, pati memorial plan. Ay, God. Latte plan meron ka? Specialty ko kaya yan! Oh. Ano gusto mo? Regular or cream cheese? Pits, napansin ko lang, ha. Bakit ba si Mr. Lee mahilig magpa-meeting dito sa mall? Bakit di na lang tayo sa opisina? Ano mo kung makareklamo ka? Wala kang maginawa kung di kumain ng meeting, eh. Hindi ko kasi maintindi na pinag-uusapan niya. Saka bakit ba sinasama mo pa ako? Tata, ayaw mo sumama. Ako, eh, sayang. Binigyan ako ng JC, ni Mr. Leo, para sa bagong restaurant niya. Ah, buti sinama mo ako. Nasaan na? Sir, si Jolly, oh. Jolly! Hi! Hi! Stoy, nakilala kayo? Opo, inad ko siya sa Facebook hapon. Wow! Mga sir, buti po bumalik po kayo. Bibili niyo na po ba itong 75-inch Ultra HD Smart TV with advanced modular technology namin? Uy, teka, sandali. Kahapon, modular lang yan. Ngayon, advanced modular na, ha? Yes, sir. Kasi nag-upgrade na siya. Tsaka, sir, since Friday sale namin ngayon, may malaking discount po kayo. Kung bibili niyo siya. Oh, discount? Opo. Magkano na lang to? Makakamura kayo, sir. 239,999 pesos na lang po. Wow! Nakatibid ako ng piso! Oo nga, nakamura ka nga! Oo nga! Teka, sandali! Yung ano na to, yung installation nito, pagka Sabado ba nagkakabit kayo? Yun lang, sir! Yung next day installation niya sa Monday na po. Kasi weekend bukas, so wala pong magkakabit. Pits, bili mo na. Ako na magkakabit yan, madali lang yan. Kaya mo to. Kaya ko yan. Yun naman pala, sir. So, sulit na sulit, sir. Kung bibili mo yung 75-inch Ultra HD Smart Mojo. O na, paulit-ulit ka naman. Hindi, sige. Ibalik na lang. Thank you. Naku, sir. Sayang naman po. Kasi may libre po kayong soundbar kung bibili nyo ngayon. Ano itong soundbar na to? Yes, sir. Yan po. Libre na po. Pasensya na. Hindi talaga. Hindi talaga. Eh, may soundbar eh. Tsaka, ayaw mo ba ng malaki? Ayoko nga. May TV na tayo. Ano pa gagawin mo dyan? Di ba, sabi mo gusto mo makapahinga ako. Magmamaraton ako ng Game of Horns. Dragon-dragon na naman. Ano, di ba? Oh, yan. Pinapanood mo rin, di ba? Oo, pero pwede naman dun sa maliit na TV, di ba? Hindi, mas okay dito sa bago. Mas maganda, mas malaki. Parang ikaw. Anong parang ako? Maganda. Di ba sabi ko maganda? Hala ka nga. Sige, iakit mo na yan. Hindi, dito na lang muna to. Iakit mo na. Baka mabasag yan. Hindi, wala namang gagalaw dito. Ayos-ayos dito sa sala eh. Iakit mo na nga eh. Hindi mo kaya, no? Ano hindi kaya? Hanggang lang nito eh!
Hindi, antayin ko na lang si Patrick. Napangakuan ko kasi yung tao na pagbubuhatin ko siya, baka magtampo. Gaang lang to! Bakla, hindi ka ba kakain? Ay, hindi. Kumain na kasi kami. Kasama ko si Dylan kanina. Kailan? Hindi ka naman namin nakitang lumabas. Basta! Teka muna, ikaw ba? Kamusta ba yung ketong diet mo? Keto? Hindi ketong? Wala pa, inaantay ko pa si Tere. Nadali niya yung pagkain ko. Mara, eto na ang lunch mo. Yan. Ano to? Ito lang ang kakainin ko? Paano ako mabubusog nito? Eh, syempre, no? Bakla, nagda-diet nga eh. Saka naman nakakita na nagda-diet na sandap makang pagkain. Oo. Nga na, Mara. Santa. Ano? Ano ka na? Saan tayo pupunta? Eh, pausapan natin. Magla-lunch tayo ngayon. Kapon yun eh. Nagda-diet ako ngayon eh. Diet? Eh, bakit? Puro tsokolate yung bag mo. Eh, bakit mo kinakalkal yung bag ko? Sorry ah, pero wala ka kasi sa cubicle mo kanina eh. Eh, gusto ko lang malaman kung may pera ka para sa lunch. Kaya sinilip ko. Sorry ah, di maganda yan. Di ba? Ay, totoo. Tignan mo, narinig mo ah. Hindi maganda yung nangangalkal ka ng bag ng may bag. At hindi rin maganda ang may chocolates ka. Di ba nga? Bawal ang matatamis sa keto diet. Ano? Lalunch ba tayo o hindi? Di na. Bawal na lang. Kainin ko na lang itong dala ni Tere. So, ibig sabihin, kakayan ako mag-isa? Aba, may pera ka? Wala. Kinuha ko sa wallet ni Mara. Ayun. Ay. Matagal pa ba yan? Ay, hindi. Sandali na lang to. Ma, ang laki pala talaga nitong TV na to, no? Parang kama na siya. Ito, baby talaga. Hindi pwede maging kama yan. Masyado matigas. Dapat lalagyan mo ng foam. Ma'am, di ba pwede mag-internet sa TV na yan? Ay, oo. Ano to eh? Smart TV. Pwede ka manood ng movies, pwede ka tumingin ng pictures, pwede ka makinig ng music. Kaya, dami mo. Pwede po mag-Facebook? I-message ko lang si Jolly. Tara. Buhati na natin daw. Robert! Alalay! Oops! Ayan. Ayan. Sir! Ayan. Ayan! Kapakabadulas! Hindi ko sa'yo. Madali lang po eh. O, sige! Ayan o! Saktong sa... Sobra! Alam mo yung TV clips? Yung kasi ikaw eh, nagmamagalig ka eh. Sakto ka lang sakto. Hindi ko naman alam eh. Kasalanan ko ba? Ikaw tumigil ka eh, ka! Eh, ikaw nakakita mo ngayon. Hindi kayo nakakatulong eh. O ano na ngayon ang nagawin? Hindi, sige. Ang bahala. Gawin lang namin ang paraan. Sige, matulog ka na muna. Pagkagising mo, okay na to. Hindi ako inaantok. Magpahinga ka muna. Hindi ako pagod. Eh, kumain ka muna. Ay, halika na. Baba tayo. Hello, Pitch. Anong gagawin natin? Robert. Sir? Start mo yung kotse. Opo. Saan tayo pupunta? Basta. Saan tayo pupunta? Basta. Baba muna. Thank you. Pete, saan hindi ka na nag-abala? Talagang sa mall pa tayo magme-merienda. Hindi tayo magme-merienda. Bibili tayo ng stand ng TV. Sir, baka magalit si ma'am. Eh di ba sabi ko gagawa ko ng paraan? Ito yung paraan na naisip ko eh. Kahit ilang beses mo tingnan yung relo mo, hindi bibilis ang oras. Mahirap na, baka magsara yung mall, hindi natin abutan eh. Hindi, maaga pa yan. Maaga pa, paano ko pa uwi? Matraffic tayo, di gagabihin uli tayo. Tapos hindi natin masaset up yung TV. Hindi traffic yan, maniwala ka sa akin. Tsaka tutulungan kita magkabit ng TV kahit gabi pa yan. Relax ka lang. Oo nga, ikaw relax ka dyan sa pagkain mo ng mani eh. Pamigay ka naman. Eh, ubus na to eh. Alam ko, pinapatapon ko lang sa'yo. Buksan mo na, bitch! Teka.
Teka, ang bigat. Ibaba mo muna. Parang di kasha. Di kasha yan. Good. Una ka? Ako una. Sige. Tulok mo. Sakit na? Lampas pitch eh. Dapat kasi pinadeliver mo na lang yan eh. Hindi, tagal eh. Kailangang set up na yung TV sa bahay eh. Ano gagawin natin dyan? Ay, alam ko na. Okay ka lang? Okay lang ako, sir. Hindi ikaw. Sarap na upo mo dyan eh. Patrick! Pero okay lang ako. Tara! Asa si Tara? Uy! Nasaan? Ba't ka nagsisigaw? Eh, paano? Eto si Tere, ang sabi niya, yung merienda ko, pinasok daw niya doon sa ref ng pantry. Tinignan ko ngayon, wala doon. Eh, gutom na ako! Bakla! Kapag pala gutom na gutom ka at nagagalit ka, lumalabas ang pagkalalaki mo! Hoy! Oh. Asan yung pagkain ko? Nilagay ko sa roof kasama ng dinner mo. Nilagyan ko paana-paana para walang ibang tao kumuha, no? Wala doon! Naku! Wala! Feeling ko, si Patrick yan! Ay, bakit pinagbibitaw mo asawa ko? Eh bakit? Eh, sino bang pinakamatakaw dito sa opisina? Eh, di ba yung asawa mo? Oh, di ba may kasabihan nga, ang matakaw ay kapatid ng magnanakaw. Hoy, matakaw asawa ko pero hindi siya magnanakaw, ha? Hmm? Oo nga. At saka paano mangyari si Patrick? Eh, di ba nga maghapon siya wala dito sa opisina? At saka muna, baka naman nakalimutan mo lang, baka naman nakain mo na. Hmm? Ito, gusto mo? Talaga ako pa ang pagbibintangan mo kumain? Hindi si Mara yan, kasi yung chocolates dun sa bag ko nawawala din. Sino kumuha ng chocolate sa bag ko? Sino? Nawawalan ako ng chocolate. Sa bag. Amin kayo! Hindi ka amin? Hindi ka amin? Mara! Amin ko siya! Mara! Marangay ka! Asan ang tsokolate ko! Hoy, Tommy! Oh! Ilabas mo na ang lahat ng mga ninakaw mong pagkain sa opisina. Bakit ako? Wala naman ako kinukuha! Eh kasi, kayo lang naman ang mukhang magnanakaw dito. Hindi mukhang. Talagang magnanakaw ng pagkain yan. Excuse me. Hindi ako magnanakaw ng pagkain. Pera ang dininakaw ko. At saka, bakit ko naman nanakawin yung pagkain ni Mara? Inihingi ko na lang sa kanya. Oo nga naman. Alam mo ikaw kung sino-sino na pinagbibintangan mo. Lahat na lang yata dito yung nakusahan mong magnanakaw. Oo nga. Ma'am, ito na po pinapili yung pagkain. Merienda! Ay! Ito na po. Oh, ito na. Oh. Kain na kayo. Sorry, na-late ako. Oh, ito sa iyo, ha? Ito yung pinabili. Ma'am, ito po sa inyo. Oh, ito, ito. Hmm. Oh, ito sa iyo. Dahil dyan. Yan, ma'am. Oh. Ayan, ayan. Ay, kahit sa iyo, ayan. O, yan. Eh, teka. Nasa iyo sa akin? Kasi... Naku, kayo, ha? Kinakalimutan niyo sa akin. Porkit nagkakagulo kami dito eh. Nagkakagulo-gulo na rin yung mga inuutos namin sa inyo. Kasi, sir... Ako, hindi naman, Pedring. Ang sabihin ninyo, talagang makakalimutin na kayo. Ano pa? Eh ngayon, nakalimutan ninyo akong ibili. Ano pa ang susunod yung makakalimutan? Yung trabaho ninyo? Sir, wala po akong nakalimutan. Lahat po sila nagbigay ng pambili. Naku, nakakatuwiran pa kayo eh, no? At saka, anong pambili? Teka, eh di ba libre to? Ay, hindi po. Inutusan lang po nila ako. Wala ka naman palang binigay na pambili kung makatala ka dyan. Ay! Ano ba yan? Ba't sobrang laki naman? Eh, sabi sa'yo malaki.
Wala kang sinabi. Hindi, yung pinapakita nung ahente. Sabi ko malaki, sabi mo sakto lang. Wala kang sinabi. Sabi mo lang mukhang malaki. Sabi ko mukhang sakto lang. Wala. Uy, ano ba? Magtatalo pa kayo? Soli niyo yung patungan na yan. Ha? Eh, layo-layo ng mall. Isosoli mo ba? O isosoli mo? Wag na. Hindi naman. O sige. Nagpapahinga lang ako. Mamaya ka na magpahinga? Hindi, magpapahinga lang ako. Pitoy! Ito na nga, bubuhatin. Buhatin mo. Buhatin mo. Sandali. Pitoy, dahan-dahan. Pagdi lang muna dyan. Kayaan na natin yung mga kumuha niya mamaya. Uy, Johnny! May message ako sa'yo. Na-receive mo? Sorry, yung in-inquire mo bang blower? Wala kasi kami dito nun eh. Try mo dun sa department store. Baka meron. Sir, kayo po. May ibang kailangan pa po ba kayong bilhin? Hindi. Wala. Actually, ano nga eh. Susuli ko nga itong TV stand. Bakit naman, sir? Eh, ang laki eh. Akala kasi nito kasha eh. Yun lang po ba ang problema niyo, sir? Madali lang yan, sir. Ito na lang po yung gamitin niyo, sir. Ang ultra durable, high quality wall mount namin, sir. Bagay na bagay po sa 75-inch ultra H. Oh, no. Meron ka pala nito. Ba't di mo pinakita sa amin ito kanina? Eh, sir, kadarating lang po ng stocks namin eh. Bilhin niyo na po, sir. Madali lang pong ikabit at malinis tingnan. Oh, madali ikabit, oh. Bilhin mo na yan, Pits. Tingin mo kasya to? Sakto yan. O, yan ka na naman eh. Hindi, ang sabi ko mukhang sakto. Ano sinabi mo? Oo, ano ka ba? Oo, babe. Basta mamaya, dadaan tayo sa mall. Oo, naku ha, pinag-ipunan ko yan ha. Kaya naman dapat, babe, meron naman dapat akong reward. Okay? O sige, see you. Okay. Ay, Ayla. Ayan. Binabaan ako? Hindi ka ba sanay? Well, sanay na ako. Sanay na akong pinakikialaman mo ang love life ko. Love life ba? Love life ba talaga yan o charity foundation? Ewan ko sa'yo. Basta ako kailangan ko nang umuwi dahil magde-date pa kami ni Dylan. Uy, Charles! Huwag nga kayong maingay. Tumatawag si sir. Hello, sir? Hello, kumusta naman kayo dyan? Okay naman po, sir. Maayos naman po kami dito. Eh, sir, yung ano pala, yung report po na pinapasend nyo, na-send ko na po, na-email ko na po sa inyo. Tapos ano, nakapag-send na rin po kami ng purchase order sa suppliers. Ah, okay. Pasensya na, mukhang di na makakapunta dyan, ha. May tinatapos kami nito asawa mo. Okay lang po, sir. Maayos naman po kami dito. May problema lang. O, ano problema? Eh, kasi po, sir, nagkakanakawan po ng pagkain dito sa opisina. Hindi po namin alam sino yung kumukuha. Paano makusansan nyo lang na ilalagay? Hindi po, sir. Kasi marami pong nawawala ng baon, eh. Tapos pati yung mga chocolate sa bag namin, nawawala din po. Eh, baka may dagana naman. Painan nyo na lang. Hello? Ano po yun, sir? Hello? Hindi ko po kayo marinig. Hello? Hello? Sabi ko, painan nyo na lang para mahuli nyo. Hello? Ano po yun, sir? Hello? 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 Uy, ano sabi ni sir? Kilala na daw ba niya kung sino yung magnanakaw? Hindi eh, naputol eh. Pero ang sabi niya lang, painan daw natin para mahuli natin sino yung magnanakaw. Parang ganun. Ay, tama! Lagyan natin ng pampurgay yung pagkain, tapos lagay natin sa ref. Kung sino sumakit ang tiyan, siya ang magnanakaw. Pwede. Diba? Pero, wait. Sa tayo kuha ang pampurga? Oo nga. Meron ako niyan. May natural. Oil. At may tablet din. And in powder form. Ay, kompleto. Pits, tulog na yata si na Elsa. Siguro, gabi na eh. Eh, papano, uwi na ako. O, teka, sandali eh. Sabi mo, tulungan mo ako mag-ayos nito. Sinabi ko yung patungan. Di ba, binuun na nga natin. Sila man pangakitang palitan eh. Mira, papano, manonood ng TV ngayon? Huwag kang mag-alala, maaga ako bukas. Tutulungan kitang ikabit yan. Sigurado ka, ha? Oo, ako bahala. Basta ko bahala sa almusal ko, ha? Papano? Yan na ba yun? Oo. Iwanan na natin dito na malaman natin kung sino nang humubha.
bakla. Ano yun? Shhh! Maingay. Baon ko, no? Bantayan mo. Dahil baka may magdakaw. Kutsara sa atin ni Dor. Huwag na kayo mag-aasaran. Kailan nga ba ikakabit yung TV na yun? Sabi niyo kahapon ikakabit. Eh, wala akong katulong eh. Ngayon lang dumating to eh. Sir, wala po kayong katulong. Sana sinabi niyo po sa akin. Marunong ka magkabit ng tornilyo sa TV? Ay, hindi po. Pero marunong po ako magluto, maglaba, tsaka mamlansya. Ay, ay, doon tayo sa kusina. Baka mamaya luwag na lang may tornilyo. Kitawag na yun. Ako, sir, marunong ako magkabit ng TV. Ah, talaga? Sige, tulungan mo kami mamaya. Ay, hindi po ko pa pwede mag-a-update ako ngayon. Manood kami ng sine ni Berta. Ngayon, nag-alok-alok ka pang tumulong. Hindi ka na pala makakatulong. Tulong po ba, sir? Akala ko nagtatanong lang kayo kung sino marunong eh. Kapal din talaga ng mukha ng matandang yan, ano? Matapos magdakaw ng pagkain. Uy, ikaw naman, Vincent. Malay mo naman, kailangan niya. Para sa pamilya niya, ipapakain niya. Ay, naku. Basta. Sinasabi ko na nga ba eh. May tinatagong baho talaga yung mampedring na yan. Ito talaga. Kahit kailan? Ma'am, pinatawag niyo raw po ako. Ayun. At talaga nakuha niyo pang magpakita talaga dito, no? Matapos kayo magdakaw ng pagkain. Ha? Ano po? Anong nakaw? Yan! Yang daladala nyo. Di ba't nakaw po yan? Hindi po ito nakaw. Pasalubong ko to sa anak ko. Ang lakas pa ng loob magpasalubong sa pamilya nang galing sa nakaw. Alam nyo po, huwag nyo na pong iuwi yan. Kung kailangan nyo po ng pagkain para sa pamilya ninyo, pwede naman po kayong magsabi sa amin eh, di ba? Tutulong naman kami. Hindi nyo kailangan magnakaw. Hindi naman ito nakaw eh. Hakaw ito, yung parang siomay. Ito po, oh. Binili ko sa labas. Ito po, resibo. Sarap, hakaw nga. Ano yung kinukuha nyo sa ref kanina? Nilinis ko po kasi may napanis na pagkain sa loob ng ref. Nangamoy po. Ayun. So, ibig sabihin, hindi yan yung nilagyan namin ng pampurga. Huwag ka nang magmaang-maangang pamapedring. Teka, anong sinasabi ninyong pampurga? Ah, ang sabi kasi ni Sir, paina namin yung magnanakaw. So nilagyan namin ng pampurga yung pagkain. Ngayon, kung sino sumakit ang tiyan, eh di sa'yo kumuha. Ah, may nilagay kayo sa pagkain, Sir? Oo, oh, oh, kaya dali yun. No? Kawawa yun. Kawawa yun. Sakit yun. Ako. Ay, ano to? Ay, pagkain dito. Sorry na nga kasi, guys. Eh, alam niyo naman, natitipid nga ako ngayon, eh. Ano nga ba sinasabi ko, eh. Puro pag-boil it, inaatupag mo. Kaya antuloy, pati sarili mo, napapabayaan mo. True. Lahat kami dito na perwisyo mo. Ako, pinagalitan ni Mara. Tapos pati si Patrick, pinagbintangan. Oh. Ikaw lang pala may gawa. Oo nga. Bali na nga ako, eh. Sorry na. Kasaming mag-sorry. Eh, Mang Pedrin. Sorry po, ah. Patituloy kayo na damay. Okay lang yun. Basta sa susunod, huwag ka na magnakaw. Maghakaw ka na lang. Ay! Ah, guard! Ano ba yan? Pira, ba't ang tagal mo? Eh, hindi ko mahanap to. Iniram lang kapitbahay namin eh. Pambira ka. Sinayang mo na yung araw ko kahapon. Sasayangin mo na naman yung ngayon. Huwag ka mag-alala. Makakalood ka ng TV. Bayan, tagal ba yan? Eh, sandali lang to. Magbilang ka ng 10. Tapos na to.
Walang charge. Hindi, sige, magbilang ka ng 20. Sadali lang to. Charge ko lang. Pits, sira yata eh. Bira naman mo. Sabi mo, magbilang lang ako ng 20! May sinabi ba akong 20? Ah, sabi ko, 20 mil. Wow. Paano ako makakapanood ng TV niyan? Hindi, di, ano, di. Pumunta na lang tayo ng mall, bili tayo ng barena. Maaga pa naman eh. Sandali lang yun. Wala, oh. Sitoy. Gabing-gabi na. Saan naman kayo galing? Wala. May binili lang kami. Oh, ano na? Akala ko ba ikakabit yun na yung TV? Kahapon yung pa sinasabi sa akin, hanggang ngayon wala pa. Hindi, hindi. Ito na nga. Tatapusin na. Pits, okay na, ha? Ano, uwi na ako. Okay. Mag-aala dito. O, sige. Uy, may pasok ka pa bukas, di ba? Mag-inig ka na. Sige. Baby! Yung popcorn, pakibinis. Ano, dali. Yeah. Napa. Lahat tayo, kanya-kanya ng gustong magawa, mabili o mapuntahan. Yung ibang tao, talagang todo kahit sa trabaho, makuha lang yung gusto nila. Pero, ingat lang ha, dahil baka sa kakatrabaho mo, makalimutan mo ng alagaan yung sarili mo. Paminsan-minsan, isipin mo rin alagaan yung katawan mo. Dahil kapag katawan ang pinabayaan, mapupunta lang sa wala lahat ng pinagpaguran. Oh, wala kayo pasok? Wala po. Ikaw, wala kang gagawin? Wala! Ang ganda ko lang manood dito sa bagong TV, oh! Buti na lang nalilang ito! Uy, may pasok ka! Makamalit ka! Sabi ko nga. Masakit na katawan mo. Huwag ka mo. Ingat eh. Ito po yung ginagamit ng lola ko pang masahe. Buya! Sorry ah. Wala ka kasi sa cubicle eh. Kaya pumasok ko. Eh, ba't mo kinaikal yung bag ko? Sorry ah. Wala ka sa